Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies kay drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat, kaibigan! Nagsimula ang serye sa isang maliit na cute na batang babae na sumasayaw. Siya si Kim Momi at pinangarap niyang maging isang bituin. Gayunpaman, ang kanyang pangarap ay hindi suportado ng kanyang itsura, dahil hindi siya maganda ayon sa mga pamantayan sa kagandahan ng Korea. Maging ang nanay ni Momi ay humiling sa kanya na ilibing ang kanyang malaking pangarap na maging isang bituin dahil hindi siya maganda. Palaging tinatanong ni Momi kung bakit maganda ang kanyang ina pero hindi siya. Pagkatapos pumasok sa middle school, lumala ang mga bagay, ininsulto ang kanyang pangit na mukha. Simula noon, hindi na muling sumayaw si Momi sa entablado. Habang lumilipas ang panahon, nawala ang pangarap ni Momi. At ngayon sa 2009, si Momi ay magiging 27 at nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng insurance. Hanggang isang araw, sinubukan ni Momi na magsuot ng mask at wig para magsimula ng streaming, at kilala siya ng mga tao bilang Mask Girl. Malayang sumayaw si Momi at pinanood ng maraming tao. Sa opisina, may bagong empleyado at siya ang pinakamagandang babae doon. Mahilig siyang magbigay ng kape sa mga lalaking empleyado. Dahil sa kanyang magandang mukha, laging nasa sabik ang mga lalaki sa opisinang iyon. Biglang dumating ang kanilang amo. Siya ay isang taong napaka-friendly sa lahat. Nang bigyan siya ng bagong empleyado ng isang tasa ng kape, tumanggi siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa babaeng iyon na huwag nang magtimpla ng kape para sa iba, dahil hindi niya iyon trabaho. Noong gabing iyon, may nakita si Momi na nagpapa-plastic surgery sa internet at may pagkakataon na gusto rin niyang subukan. Pagkatapos noon, nag-broadcast si Momi at sumayaw siya ng napakatokso. Maraming lalaki ang nanood sa kanya at nagbigay sa kanya ng maraming coin. Gusto ng maraming tao na tanggalin ang maskara ni Momi at naisip pa nga na talagang pangit ang mukha niya. Noong gabing iyon, sabay silang nag-inuman. Nag-aalok ang babaeng empleyado na magbuhos ng inumin, ngunit tumanggi ang kanilang amo. Sinabi ni Momi sa babae na hindi komportable ang kanilang amo na buhusan siya ng isang babaeng staff ng inumin. Nang biglang may isa pang lalaki na nagtalakay ng isang trending streaming. Isa na rito ang streaming mula sa isang mask girl. Nang marinig iyon, agad na nabulunan si Momi. Pagkatapos noon ay umuwi na sila. Si Momi at ang kanyang amo ay sabay na umuwi. Habang nasa daan, tumawag ang asawa ng kanyang amo at inamin ng amo na papunta siya at mag-isa sa taxi. Nagtataka si Momi kung bakit sinabi ng amo na nag-iisa siya. Pagkatapos, gumawa si Momi ng broadcast at pinag-usapan ang tungkol sa kanyang amo na nagsasabing nag-iisa siya nang tawagan siya ng kanyang asawa. Kaya, naisip ni Momi na talagang may nararamdaman ang kanyang amo para sa kanya. Ngunit may ilang nagsabi na si Momi ay nagpapantasya at marahil ang amo ni Momi ay tamad lang na magpaliwanag pa sa kanyang asawa. Hindi nagustuhan ni Momi ang kanilang mga komento, kaya inalis niya ang mga taong iyon sa kanyang streaming. Kinabukasan, mukhang seryoso ang amo ni Momi, at tila nag-upload siya ng larawan sa kanyang social media. Hindi nagtagal, nagalit ang amo sa babaeng empleyado. Labis na ikinatuwa ni Momi. Noong gabing iyon, sinabihan ni Momi ang babaeng empleyadong iyon na huwag masaktan sa sinabi ng kanilang amo. Gayunpaman nang pauwi na iwan ni Momi ang kanyang e-money card sa kanyang opisina. Kaya, bumalik siya sa opisina at napagtanto na bumalik din sa opisina ang kanyang amo. Hindi na makita ni Momi ang babaeng empleyado, dahil kasama niya ang amo sa ibang kwarto. Humingi ng tawad ang amo sa kanya dahil kanina, dahil galit siya. Malamang, ayaw ng boss na maghinala ang ibang empleyado sa kanilang relasyon. At pagkatapos nun, naghalikan sila. Nadurog ang puso ni Momi, umuwi siya at uminom ng alak. At pagkatapos noon, nagsimula siyang mag-streaming habang siya ay lasing. Napaka-vulgar ng kanyang sayaw at hinubad niya ang lahat ng kanyang damit. Maraming komento ang dumating at pansamantalang na-block ang account ni Momi dahil lumabag ito sa mga panuntunan. Kinabukasan, na-realize niyang na-block ang kanyang account dahil nakahubad siyang sumayaw. Sinisi ni Momi ang kanyang babaeng katrabaho. Sa trabaho, habang kumakain ng tanghalian kasama ang iba, si Momi ay nagkalat ng chismis. Sa katunayan, alam niyang tiyak nakakalat ang chismis na pinag-uusapan nila sa isang iglap. Ngunit sadyang nais ni Momi na ipakalat ito at nagkunwaring hilingin sa kanyang mga kaibigan na huwag ipagkalat ang balitang iyon. Kumalat agad sa buong opisina ang mga chismis tungkol sa babaeng empleyado at sa kanyang boss. Mas marami pang chismis na buntis ang babaeng empleyado. Malinaw na nakonsensya si Momi at nang bumalik siya sa kanyang mesa, wala na ang kanyang amo. Sinabi ng kaibigan niya kay Momi na ang kanilang boss ay ipinatawag ng HR department.
Habang pauwi, nakita ni Momi ang kanyang amo na tila lasing na nag-aabang ng taxi. Lumapit si Momi at sinubukan siyang tulungan. Dito, sinubukan ni Momi na i-enjoy ang sandali nang walang malay ang kanyang amo. Dahil hindi alam ni Momi ang bahay ng amo, dinala niya siya sa isang motel. Bukod dito, umuulan noong gabing iyon kaya isa-isang hinubad ni Momi ang damit ng kanyang amo sa kadahilan ng basa ang damit nito. Lumipas ang araw, at laking gulat ng amo nang makitang katabi niya si Momi. Kaya naman, agad siyang bumangon at tahimik na umalis. Sa trabaho, nakatanggap si Momi ng balita na ang kanilang amo ay nagbitiw at ang babaeng empleyado ay inilipat sa ibang dibisyon. Dahil doon, lalo siyang nakonsensya. Pagkatapos, nang tingnan niya ang kanyang email, may mensahe mula sa isang estranghero, at kinilala ng taong iyon si Momi bilang Mask Girl. Nabigla si Momi at pumunta sa banyo, at sinuri niya muli ang kanyang email upang matiyak na hindi siya nagkakamali. Nagpanik siya, lalo na sa naunang streaming, sumasayaw siya ng habot-hubad at tila ni-record ito ng mga tao. Noong gabing iyon sa tren pauwi, nagpadala si Momi ng mensahe sa kanyang amo at hiniling na makipagkita. Ngunit biglang may dumaan na lalaki at naramdaman ni Momi na hinawakan ng lalaki ang kanyang kweten. Naging sentro sila ng atensyon. At hindi inamin ng lalaki na hinawakan niya si Momi. Ngunit gayunpaman, nanatiling persigido si Momi. Sa susunod na istasyon ng tren, pinilit ni Momi na bumaba ang lalaki. Ini-report niya ang insidente ito sa pulis, ngunit itinanggi pa rin ito ng lalaki at sinabing bakit niya hihipuin ang isang babaeng tulad ni Momi. Nagalit si Momi at binugbog ang lalaki. Hindi lang iyon, sigurado rin si Momi na ang lalaki ang nagpadala sa kanya ng email. Naghinala si Momi na ang lalaki ang nagpadala sa kanya ng email. Sinusundan siya at nanliligalig sa kanya. Gayunpaman, hindi masyadong sigurado si Momi. Hiniling din ng iba pang pulis kay Momi na makipag-gasando sa lalaki upang wala ng problema. Pagkatapos, nakatanggap si Momi ng reply message mula sa kanyang amo na nagsasabing hindi siya makipagkita. Sa bahay, nakita ni Momi na aktibo ang isa sa kanyang mga tagasunod, kaya nagsimula siyang makipag-chat. Sinabi ni Momi na hihinto siya sa paggawa ng streaming, dahil pakiramdam niya ay isa siyang babaeng hindi mahalaga. Ngunit ayaw ng taong iyon na huminto si Momi. At ang taong iyon ay isang lalaking nagngangalang Unam. Isang lalaking gustong gumugol ng kanyang oras mag-isa mula pagkabata dahil dati siyang binubuli ng ibang mga estudyante. Sa middle school, kinuha ng ibang mga estudyante ang kanyang mga gamit. Ang tanging paraan upang mabuhay ay ang itago ang kanyang sarili. Walang makakaintindi sa kanya, maliban sa mga malaswang video, si Unam addict talaga niyan. Noong 2009, ipinagdiwang ni Unam ang sarili niyang kaarawan kasama ang isang babaeng manika na inaakalang girlfriend niya. Pagkatapos, nagpatuloy si Unam sa panunood ng mga pang-adultong video. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Nainis ang nanay dahil natagalan si Unam bago sagutin ang tawag. Agad niyang sinabi kay Unam ang tungkol sa anak ng kanyang kaibigan, na isang doktor at palaging nagbibigay ng pera at bagong damit sa kanyang ina. Magpapakasal pa siya sa doktor. Hindi nabigyan ng pagkakataon si Unam na sumagot, at pagkatapos ay sinabi ng kanyang ina na gusto niyang magkaroon ng mga apo mula kay Unam sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pumasok si Unam sa trabaho at nasanay siyang mag-isa. Natatakot siya sa titig ng ibang tao, lalo na sa mga babae. Hanggang isang araw, sinubukan ni Unam na maghanap ng mas malalaswang video. Nakakita siya ng streaming ng isang babaeng tinatawag na Mask Girl, ang pinaka-trending streaming sa iba. Ngunit napagtanto ni Unam na ang mga kamay ng Mask Girl ay kapareho ng mga kamay ni Momi. Simula noon, ipinakita ni Unam ang kanyang interes kay Momi. Na-inlove siya kay Momi, at ipinagtatanggol pa niya ito kapag naniniwala ang mga tao na pangit ang mukha ni Momi. Madalas na iniisip ni Unam ang kanyang sarili na kasama si Momi. Ang kanyang mga pantasya ay ginagawang obsession si Momi. Ngunit sa kanyang totoong buhay, sinusubukan pa rin ni Unam na maging normal kapag nakikipag-ugnayan kay Momi. Nalaman din ni Unam na talagang gusto ni Momi ang kanilang amo. Dahil noon sa opisina, agad na nilapitan ni Unam si Momi, hinihiling sa kanya na kalimutan ang kanilang amo. Nalito si Momi, at pagkatapos ay ipinagtapat ni Unam ang kanyang pagmamahal kay Momi. Siyempre, naging sentro sila ng atensyon. Minahal ni Momi si Unam, at mas naging matatag ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay pantasya lamang ni Unam. Kaya noong gabing iyon, nang gustong umuwi ni Unam, gusto muna niyang makausap si Momi. Ngunit hindi natuloy nang bumukas ang elevator. Natuwa si Unam kahit na nakadikit lang ang balikat ni Momi sa kanya. Ngunit habang nasa daan, nakita niya si Momi na tinutulungan ang kanilang amo na makasakay sa taxi. Nagpa siya si Unam na sundan sila at napunta sila sa isang motel. Lalong nagselos si Unam. Umuwi siyang masama ang loob at nagpas siyang magpadala ng email kay Momi.
Kaya kinabukasan, nagulat si Momi nang makita ang mensahe. Pagkatapos noon, nakakita si Onam ng mensahe mula kay Momi. Sinabi ni Momi na gusto niyang ihinto ang paggawa ng streaming dahil pakiramdam niya ay walang nagmamahal sa kanya. Nalungkot talaga si Onam dahil palagi niyang sinusuportahan si Momi. Ngunit sigurado si Momi na magbabago ang isip ni Onam pag makikita niya ang mukha nito. Siniguro ni Onam na hindi ito mangyayari, kaya hiniling ni Momi kay Onam na magkita sa kanya ng personal. Payag si Onam at hiniling kay Momi na huwag wakasan ang sarili niyang buhay, ngunit kinansela ni Momi ang pagkikita dahil may ibang tao na gustong makilala siya. Sa oras na ito, nakilala ni Momi ang isang lalaking gustong makipagkita sa kanya. Nadama ng lalaki ang karangalan na makilala ang mask girl. Sabay silang kumakain at nag-uusap ngunit suot pa rin ni Momi ang kanyang maskara. Siyempre, pinilit ng lalaki si Momi na tanggalin ang kanyang maskara. At sa wakas ay sinunod siya ni Momi. Matagal na natigilan ng lalaki matapos makita ang mukha ni Momi at tinanong kung bakit itinago ni Momi ang kanyang magandang mukha. Nang marinig iyon, naging mas kumpiyansa si Momi. Nagpatuloy sila sa pag-uusap sa bar, at ipinagtapat ng lalaki na matagal siyang nakatira sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Sinabi niya kung pupunta si Momi sa Amerika, tiyak na magiging sikat siya, dahil gusto ng mga Amerikano ang mga hugis ng mukha gaya ng kay Momi. Pagkatapos ay pumunta si Momi sa banyo saglit at naging mas kumpiyansa. Inalok siya ng isa pang inumin ng lalaki. Samantala, naghanap si Onam ng isang taong nakipag-date kay Mask Girl sa isang forum para sa Mask Girl's Lovers. Pagkatapos, nakita ni Onam ang isang account na nagsasabing nakita niya ang Mask Girl. Lalong nainis si Onam at sinubukan niyang kontakin si Momi, ngunit hindi siya tumugon. Pagkatapos, hiniling ng lalaki kay Momi na makipag-usap sa ibang lugar. Pagkatapos ay pumunta si Onam sa lugar na sinabi noon ng lalaki sa forum. At sa kasalukuyan, iniimbitahan si Momi sa isang motel. Nalilito si Momi kung bakit kailangan nilang pumunta sa isang motel, ngunit sinabi ng lalaki na gusto niyang uminom sa isang lugar na hindi maingay. Nagbook ang lalaki ng kwarto at pagkatapos noon ay sinabi niya na bibili muna siya ng beer, kaya pwede na munang pumasok si Momi. Sa kwarto, nakatanggap si Momi ng mga mensahe at mga hindi nasagot na tawag mula kay Onam. Naguguluhan si Momi kung bakit siya tinawag ni Onam, ngunit hindi nagtagal nang dumating ang lalaki na may dalang inumin. Hindi komportable si Momi at gustong tumanggi, ngunit medyo matapang ang lalaki at gusto pang makipag-usap. Dahil nais ng lalaki na may mangyari sa kanila, sinabi rin ng lalaki na gumastos siya ng maraming pera, kaya ibinalik ni Momi ang lahat ng perang ginastos ng lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin ito tinanggap ng lalaki at sinabi na bukod sa pangit siya, si Momi ay isang hard to get. Nagalit si Momi sa mga salitang iyon. Ngunit inulit ng lalaki ang kanyang sinabi at sinabi sa isang streaming, ipinakita ni Momi ang lahat, ngunit ngayon ay nagpapanggap siyang inosente. Dahil kung maganda si Momi, okay lang na ma-reject ang lalaki. Pero sobrang pangit ni Momi. Kaya, isang away ang naganap sa pagitan nila hanggang sa matamaan ang ulo ng lalaki dahil sa sarili niyang mga aksyon. Dahil doon, nagpanik si Momi. Wala nang malay ang lalaki na may dugong umaagos mula sa kanyang ulo. Gusto niyang tumawag ng ambulansya, ngunit binasa niya ang mensahe mula kay Onam na humihiling sa kanya na umalis doon. Pagkatapos ay sinabi ni Momi kay Onam ang kanyang lokasyon. Dumating si Onam sa motel at nagpanik sa kaguluhan. Hindi alam ni Momi kung patay na ang lalaki o hindi, ngunit labis na natakot si Momi dahil sinubukan siyang halayin ng lalaki. Umiiyak si Momi, ngunit pinigilan ni Onam si Momi na gustong i-report ito sa pulis dahil ayaw niyang makulong si Momi. Kahit na sabihin ni Momi na gagahasain siya, pero ang lokasyon ng insidente ay sa motel. Lalong naguluhan si Momi sa nangyayari. Sa wakas ay may naisip si Onam at pagkatapos noon ay pinauwi na niya si Momi. Sinabi niya na siya na ang bahala sa lahat. Tumanggi si Momi, ngunit pinilit ni Onam. Sinunod siya ni Momi at umuwi, habang balak ni Onam siya na ang bahala sa lalaki. Ngunit tila, buhay pa ang lalaki. Dahil nagpanik siya, agad siyang sinaksak ni Onam. Samantala, lalong natakot si Momi na makita ang sarili niyang mukha sa salamin. Kinabukasan, dumating si Onam sa opisina at hindi niya nakita si Momi. At biglang, may balita na nag-resign si Momi. Pagkatapos ay pumunta si Onam sa administrasyon at gusto niyang tanungin ang address ni Momi na may dahilan na gusto niyang ipadala ang kanyang mga gamit. Pagkatapos noon, pumunta si Onam sa lugar ni Momi, ngunit walang tugon at hindi pa rin makontakt si Momi. Umuwi si Onam na may galit, nakita niyang bumalik si Momi sa streaming. Sinabi niya na ang araw na ito ang huling broadcast niya. Agad na pumunta si Onam sa bahay ni Momi. Sa wakas, binuksan ni Momi ang pinto at inanyayahan si Onam na pumasok. Naguluhan si Onam kung bakit huminto sa pagtatrabaho si Momi. Pagkatapos ay inamin ni Momi na hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho na parang walang nangyari.
Ngunit hiniling ni Onam kay Momi na kalimutan ang tungkol sa insidente at magpanggap na hindi ito nangyari. Sumang-ayon siya sa mga salita ni Onam na dapat niyang kalimutan ang lahat ng nangyari. Hiniling niya kay Onam na isipin na si Momi ay patay at isi silang na muli bilang isang bagong Momi. Sisimulan niya ang lahat sa simula. Makakalimutan din ni Momi si Onam dahil pareho siya sa ibang lalaki. Ngunit hindi ito tinanggap ni Onam, agad niyang inihagis si Momi sa kama. Noong una ay nagrebelde si Momi ngunit sa huli ay sumuko siya. Si Onam ay nagiging walang ingat at sinabing paprotektahan niya si Momi. Sinabi ni Onam na mahal niya si Momi, ngunit iba ang tingin nito. Matapos tanggalin ang maskara, maraming benda ang nasa mukha ni Momi. Nagulat si Onam, agkatapos noon, tinapos ni Momi si Onam, sinaksak siya ng maraming beses at umiyak siya. Si Onam pala ay ipinanganak mula sa isang babaeng nagngangalang Kim Kyung-jo noong 1974. Nakilala ni Kyung-jo ang isang lalaki mula sa isang arranged marriage. Pinakasalan niya ito, ngunit pagkatapos ng kasal ay hindi nagtrabaho ang kanyang asawa at sa halip ay nakipagrelasyon sa ibang babae. Nagpa siya si Kyung-jo na magdiborsyo pagkaraan ng 3 taon. Sinubukan niyang maging okay dahil may anak na siya si Onam na naging inspirasyon niya sa buhay. Nagsimula siyang gumawa ng maraming trabaho para matugunan ang mga pangangailangan ni Onam. Ang pagsusumikap ni Kyung-jo ay nagbigay daan sa kanya na mag-set up ng sarili niyang restaurant. Ngunit para sa kanya, ang pinakamahirap na bagay sa buhay ay ang pag-aalaga sa kanyang anak. Nainis si Kyung-jo dahil madalas nawawala ang mga gamit ni Onam at madalas din siyang nabububog. Medyo naiinis siya dahil napakapabaya ng kanyang anak dahil dito dinala niya ito sa pari. Simula noon, nagbago ang buhay ni Onam, madalas niyang nakikita itong nag-aaral ng mag-isa. Umaasa si Kyung-jo na makakapag-aral si Onam sa medikal na paaralan. Kahit na sa totoo lang, nagbabasa si Onam ng adult comics. Noong 1997, tinanggap si Onam sa Seoul University. Kahit na hindi ito ang medical major, ipinagmamalaki pa rin siya ni Kyung-jo. Ngunit pagkatapos niyang makakuha ng trabaho, nakiusap si Onam sa kanyang ina na mamuhay siya na mag-isa. Ngunit hindi siya pinayagan ni Kyung-jo. Ngunit patuloy na pinilit ni Onam ang kanyang ina na nangangatuwirang napakalayo ng kanyang opisina. Umalis pa rin si Onam sa kanilang bahay at iniwan mag-isa si Kyung-jo. Hindi pinayagan ni Onam si Kyung-jo na pumunta sa kanyang tirahan. Ngunit isang araw, nagdala si Kyung-jo ng pagkain para kay Onam ngunit sinabi niya na wala siyang oras para kumain sa bahay. Simula noon, naramdaman ni Kyung-jo na nagsisimula ng maging bastos si Onam. Hindi na pupunta si Kyung-jo sa lugar ni Onam at pinutol ang relasyon niya sa kanyang anak. Noong gabing iyon, sinubukan ni Onam na makipag-ugnayan sa kanyang ina. Medyo naiinis pa rin si Kyung-jo, kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit mula noon, hindi na siya nakipag-ugnayan muli kay Onam. Nag-aalala noon si Kyung-jo sa kanyang anak na hindi pa rin kasal hanggang ngayon. Ngunit hindi na makontak si Onam. Tumawag si Kyung-jo sa pulis at hiniling sa kanila na tingnan ang tirahan ni Onam. Laking gulat ni Kyung-jo dahil may nakita siyang isang manika na parang tao. At mas lumala ang kanyang pagkabigla dahil nakahanap ang mga pulis ng mga piraso ng katawan. Kaagad na kumalat ang balita, ngunit ang mga bahagi ng katawan ay hindi kay Onam, kundi isa pang lalaki na naiulat na nawawala. Sa ngayon, ang kinaroroonan ni Onam ay hindi pa rin alam. Ngayon, nasa hospital si Kyung-jo at binisita ng pulis. Masaya siya dahil hindi ang anak niya ang namatay. Pero nang maghinala ang pulis na si Onam ang pumatay, malinaw na hindi ito tinanggap ni Kyung-jo. Sinabi niya na ang kanyang anak ay isang mabuting bata. Pagkatapos noon, pumunta ang pulis sa opisina ni Onam. Sinabi ng isa sa kanyang mga kasamahan na wala ni isang empleyado na malapit kay Onam. Nakilala ng isa pang empleyado si Onam noong huling beses niyang hiningi ang address ni Momi. At isa pa, hindi nila alam ang dahilan kung bakit nag-resign si Momi. Minsang sinabi ni Momi sa kanyang kaibigan na pakiramdam niya ay pinapanood siya ni Onam. Ngunit sa oras na iyon, hindi tumugon ang kaibigan ni Momi. Hinala ng pulis na may gusto si Onam kay Momi. Pagkatapos noon, pumunta ang pulis sa tirahan ni Momi, ngunit lumipat na siya. Ipinaalam ng landlady na maaaring lumipat si Momi sa ibang bansa. Bago umalis, para siyang nagpa-plastic surgery dahil may benda ang kanyang mukha. Sabi ng landlady, habang nakatira si Momi, walang kakaiba o kain na hinala. Mag-isa lang nakatira si Momi, mahilig siyang makinig ng musika at sumayaw. Ngunit, inisip ng pulis na si Onam ay tumakas kasama si Momi. Dumating din ang mga pulis sa bahay ng nanay ni Momi, ngunit wala silang masyadong nakuhang impormasyon. Bukod dyan, nalaman din ng pulisya na nag-save si Onam ng maraming pang adult video sa kanyang computer. Hindi lang iyon, si Onam ay may babaeng manika at ilang personal na mga laruan sa kasiyahan. Ayon sa ilang eksperto, may hindi normal tungkol kay Onam.
Nang malaman ang katotohanan iyon, ang ina ni Onam ay lalong nenas at tumawag ng pulis. Hiniling lang ni Kyung-jo sa pulis na hanapin si Onam, ngunit sa halip ay pinaghihinalaan nila siya bilang isang perverted murderer. Kumbinsido pa rin si Kyung-jo na ang kanyang anak ay napakabait at walang paraan na magiging kriminal ang kanyang anak. Pagkatapos, inimbestigahan ni Kyung-jo ang silid ng kanyang anak. Naghahanap siya ng mga pahiwatig upang mahanap ang kanyang anak, dahil naniniwala si Kyung-jo na hindi siya ganoon. Tiningnan ni Kyung-jo ang computer ni Onam, ngunit dahil hindi niya ito ma-operate, kumuha siya ng kursong computer. Pagkatapos kumuha ng mga kurso sa computer sa loob ng ilang panahon. Nagawang patakbuhin ni Kyung-jo ang computer ng kanyang anak. Natagpuan niya ang kasaysayan ng mga website na binisita ng kanyang anak. At lumabas na ang mga ito ay mga pang-adultong site. Bukod doon, natuklasan din ni Kyung-jo ang katotohanan na si Onam ay isang tagahanga ng masked girl. At ang sabi ng chismis ay si Momi ang masked girl. Sinadya ni Kyung-jo na hanapin si Momi para mahanap niya ang kanyang anak. Kinabukasan, pumunta si Kyung-jo sa bangko at kinuha ang lahat ng kanyang ipon. Hindi lang si Kyung-jo na sinubukang hanapin ang masked girl, ngunit mayroon ding isang taong may account na tinatawag na The Bear. Pagkatapos, nagsimulang makipag-chat si Kyung-jo kay The Bear. Ngunit si The Bear ay hindi masyadong sigurado. Pagkatapos ay ipinakita ni The Bear ang isang video ng isang babae na sumasayaw sa harap ng isang supermarket. Natitiyak ni The Bear na si Momi ay nagpa-plastic surgery at ang babae sa video tulad ng katawan ni Momi. Hindi nagtagal, tinawagan si Kyung-jo ng mga pulis dahil nahanap nila ang bangkay ni Onam. Labis na nalungkot si Kyung-jo, dahil nawala sa kanya si Onam, ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Mula noon, hinanap ng pulisya ang kinaroroonan ni Momi, dahil hinala nila na konektado si Momi sa kaso ng pagpatay sa lalaki sa bahay ni Onam at pati na rin sa pagkamatay ni Onam. Samantala, masyadong emosyonal si Kyung-jo sa pagbibigay ng sermon sa simbahan. Sinabi niya na sa buong buhay niya, si Onam ay hindi kailanman nanakit ng sinuman. Pagkatapos noon, pumunta si Kyung-jo sa bahay ng nanay ni Momi na puno ng galit. Hiniling niya sa taong nasa bahay na iyon na lumabas. Sumigaw din siya na ang mga magulang ni Momi ay mas kasuklam-suklam kaysa sa isang hayop. Pagkatapos ay lumapit ang kasambahay at hiniling si Kyung-jo na umalis kaagad. Kung hindi ay tatawag ng pulis ang ina ni Momi. Halatang naiinis na si Kyung-jo. Ngunit sinabi ng kasambahay na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan ang nanay ni Momi kay Momi. Walang pakialam ang nanay ni Momi kung ano ang mangyayari kay Momi. Maging ang katulong ay nalaman lang na may anak na babae ang kanyang amo dahil kumalat ang balita. Gayunpaman, naramdaman ni Kyung-jo na nagsisinungaling ang babae. Pinilit niyang itanong kung nasaan si Momi. Hanggang nakita niya ang nanay ni Momi, kaya lalo siyang sumigaw. Ngunit walang pakialam ang nanay ni Momi. Pagkatapos noon, dinala si Kyung-jo sa istasyon ng pulisya at binalaan ng pulis si Kyung-jo na huwag nang istorbohin ang ibang tao, o siya ay makukulong. Noong gabing iyon, sinubukang muli ni Kyung-jo na hanapin ang kinaroroonan ni Momi, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hanggang sa sumunod na araw, dumating ang kanyang mga kaibigan at sama-samang nanalangin. Hinikayat nila si Kyung-jo ngunit muli, nagkwento siya tungkol kay Onam na napakatalino. Si Onam ay maaaring pumasok sa medikal na paaralan, ngunit ayaw niya dahil natatakot siya sa dugo. Sinabi niya na si Onam ang pinakamatulungin na anak sa mundo at laging nagbibigay sa kanya ng pera. Kahit maraming babae ang kumila para makipag-date sa kanya. Sa totoo lang, alam ng mga kaibigan ni Kyung-jo ang totoo. Ngunit nakinig pa rin sila sa kanya, ayaw nilang lalo pang ma-disappoint si Kyung-jo. Sinabi sa kanya ng isa sa mga kaibigan ni Kyung-jo tungkol sa isang shaman sa kanilang nayon na maaaring magbunyag ng kaso ng affair. Malinaw na nagalit si Kyung-jo dahil bilang masoner ang mga kongregasyon ng simbahan, hindi sila dapat maniwala sa mga shaman. Gayunpaman, dahil curious siya sa kadakilaan ng shaman, sinira ni Kyung-jo ang sarili niyang mga salita at tinanong ang shaman tungkol sa kasalukuyang lokasyon ni Momi. Pagkatapos, sinabi ng shaman kay Kyung-jo ang isang lugar, at iyon ay isang supermarket kung saan sumasayaw ang isang babae na inaakalang si Masked Girl. Naghanap si Kyung-jo ng karagdagang impormasyon at nagtanong sa mga tao sa paligid. Inangkin ni Kyung-jo na siya ang ina ng babae sa larawan, hanggang sa huli ay hiniling siyang makipagkita sa isang ahente. Ngunit nagbigay ang ahente ng impormasyon na huminto na ang babae, dahil gusto niyang gumawa ng isa pang trabaho na kumikita ng maraming pera. Bilang isang magandang babae na may magandang katawan, isang trabahong makapagbibigay sa kanya ng maraming pera nang hindi nagsusumikap. Ipinagpatuloy ni Kyung-jo ang kanyang paghahanap at bumisita sa maraming club. Habang siya ay nagugutom at gustong bumili ng pagkain, nagkataon na nakita niya ang babaeng kanyang hinahanap. Agad na umalis ang babae at dumiretso si Kyung-jo para sundan siya. Pumasok ang babae sa isang nightclub, ngunit hindi pinayagang pumasok si Kyung-jo.
Nagpanggap si Pyeongjun na nanay ng isa sa mga babaeng kakapasok lang. Ngunit hindi pa rin siya pinayagan ng gwardiya na pumasok. Pagkatapos noon, naghintay si Pyeongjun sa kotse. Pinagmamasdan ang babaeng hinahanap niya mula sa malayo. Sinubukan ni Pyeongjun na pakalmeyan ang sarili at nakitang umalis ang babaeng hinahanap niya. Pagkatapos, sumunod muli si Pyeongjun sa babae. Sa wakas ay alam na ni Pyeongjun kung saan ang babae, at may isang lalaki doon. Kinabukasan, sinundan muli ni Pyeongjun ang babaeng iyon. Pumunta pa siya sa salon para magpaayos ng buhok, para mas mapalapit siya sa babae. Nakita ni Pyeongjun ang kwintas na suot ng babae, at nakita na niya ang kwintas na iyon dati, ngunit medyo nalilito siya. Pagkatapos noon, muling tinignan ni Pyeongjun ang daan-daang folder ng kanyang anak. Ang isa sa mga folder ay binubuo ng mga larawan ng mask girl na nakasuot ng kaparehong kwintas ng babae. Pagkatapos, ibinigay ng The Bear ang pinakabagong impormasyon na ang babae sa nakaraang recording, ito nga ay ang mask girl. Dahil pumunta si The Bear sa supermarket at nakakuha ng impormasyon mula sa mga manggagawa doon na hinahanap siya ng ina ng mask girl. Kinabukasan, nag-apply si Pyeongjun bilang taxi driver. Bumili rin siya ng ilegal na baril mula sa mag-asawa. Nang gabing iyon, nanatili siya sa harap ng club kung saan nagtatrabaho ang babae. Sinadya ni Pyeongjun na tumanggi sa iba pang pasahero. At pagkaraan sumakay sa kanyang taxi ang babaeng kanyang pinupuntirya, agad na umalis si Pyeongjun. Nagsimula si Pyeongjun ng isang maliit na usapan at pagkatapos ay hiniling sa babae na hanapin ang kanyang cellphone na nahulog. At bigla siyang kinuryent ni Pyeongjun. Dinala ni Pyeongjun ang babae sa isang abandonadong gusali malayo sa karamihan. Nabihag ang babae at natakot siya nang lumapit si Pyeongjun. Humingi ng tulong ang babaeng iyon, ngunit sumigaw si Pyeongjun at wala nang makakarinig sa kanila. Siyempre naguguluhan ang babaeng iyon, kung sino si Pyeongjun at kung bakit niya ginawa ito sa kanya. Ngunit mas lalong naiinis si Pyeongjun dahil akala niya ay nagpapanggap pa rin na inosente ang babae. Humingi ng tawad ang babaeng iyon, ngunit hindi pa rin niya alam ang kanyang pagkakamali. Ngunit nangako siyang susundin ang gusto ni Pyeongjun. Pagkatapos noon, ipinakita ni Pyeongjun ang larawan ni Onam at hindi siya nakilala ng babae. Ngunit gayunpaman, hindi naniniwala si Pyeongjun. Naisip ni Pyeongjun na ang pangalan ng babae ay Momi at dapat niyang kilalaning si Onam. Pagkatapos, sinabi ng babae na ang kanyang pangalan ay Chune. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala si Pyeongjun at sigurado siyang nagsisinungaling si Chune. Pagkatapos ay naglagay si Pyeongjun ng maskara sa mukha ni Chune at kamukhang kamukha niya ang mask girl. Sinubukan ni Chune na sabihin na hindi siya ang babaeng hinahanap ni Pyeongjun. Pero hindi pa rin naniniwala si Pyeongjun. Nagpa siya na siya at gustong patayin si Chune. Sigurado si Pyeongjun na gamit ang maskara na iyon kaya pinatay ni Chune ang kanyang anak. Pagkatapos, labis na naguluhan si Chune kung bakit kailangan niyang patayin ang anak ni Pyeongjun. Dahil hindi pa niya nakilala ang anak ni Pyeongjun. Kaya, sinabi ni Pyeongjun ang tungkol sa kwintas na isinusuot ni Chune. At pagkatapos makita ang larawan ng mask girl, tumawa si Chune. Lalong naguluhan si Pyeongjun. At sa wakas ay naunawaan ni Chune kung sino ang babaeng hinahanap ni Pyeongjun. Inamin ni Chune na kilala niya si Momi. Pagkatapos, humingi si Pyeongjun ng karagdagang paliwanag. Nagkwento si Chune na noong 1999, bagong estudyante siya sa paaralan. Ang kanyang natatanging pangalan ay nagpatawa sa ibang mga mag-aaral. Sa bago niyang paaralan, walang kaibigan si Chune. Pagkatapos, may isang lalaking estudyante si Buyong, at naghahanda siyang maging isang artista. Si Buyong ang unang pag-ibig ni Chune. Ngunit sa oras na iyon, si Chune ay nakatingin lang sa kanya. Noong summer, nagtatrabaho si Chune bilang cashier at nakipagkita siyang muli kay Buyong at sa kanyang mga kaibigan. Nakilala siya ni Buyong, kaya nabighani si Chune. Dahil nagtrabaho si Chune bilang cashier, humingi si Buyong ng mga inumin at sigarilyo. Noong una, tumanggi si Chune dahil hindi siya pinapayagang magbenta ng sigarilyo at alak para sa mga estudyante. Ngunit si Buyong ay nagmamakaawa sa kanya, at ginawa nitong labagin ni Chune ang mga patakaran. Tuwang-tuwa si Chune at mula noon, madalas pumunta si Buyong para bumili ng sigarilyo at alak. Hanggang isang araw, si Chune ay sinundo ng kaibigan ni Buyong. Ang araw na iyon ay kaarawan ni Buyong at hiniling kay Chune na sumama. Sumang-ayon si Chune, pagkatapos ay dinala siya sa isang karaoke at inanyayahan na magsaya. Nagpasalamat si Chune dahil inimbitahan siya ni Buyong na pumunta sa kanyang birthday party. Pagkatapos, inanyayahan ni Buyong si Chune na uminom, at ito ay isang bagay na hindi pa niya nagawa. Dahil gusto niya si Buyong, sinunod niya ito. Pagkabalik ni Chune mula sa palikuran, sinabi ni Buyong na gusto niyang makausap siya. Kinabahan si Chune at tila huminto ang oras. Ngunit tila, gusto lang ni Buyong na humiram ng pera kay Chune, na nangangatwiran na kailangan niyang magbayad ng mga bayarin. Nangako si Buyong na ibabalik niya ang pera sa susunod na linggo.
Kaya, pinahiram siya ni Chune ng pera. Niyakap ni Boyong si Chune at lubos na nagpapasalamat. Ngunit lumipas ang isang linggo, at hindi ibinalik ni Boyong ang pera. Sa halip, sa tuwing kailangan ni Boyong ng pera, agad siyang pumunta kay Chune. Noong 2001, nagsumikap si Chune at nakita niyang naging artista si Boyong. Masaya si Chune at nagpadala siya ng mensahe. Sa kasamaang palad, walang tugon. Isang araw, pumunta si Chune sa dorm ni Boyong kasama ang iba pang mga tagahanga. Saglit na nakita ni Boyong si Chune. At nang gabing iyon, naghihintay pa rin si Chune at gustong makita ng personal si Boyong. Pagkatapos, narinig niya ang pag-uusap ni Boyong at kanyang kaibigan na naninigarilyo. Nena si Boyong dahil marami siyang natatanggap na basura mula sa kanyang mga tagahanga. At naalala rin ang kanyang kaibigan na may isang babae na tinatawag si Boyong. At alam ni Boyong na ang babae ay si Chune, ang kanyang kaibigan sa high school. May humigit kumulang 10 estudyante na sinamantala niya dahil sikat siyang estudyante. Kung bilangin niya ang kabuuan pera mula kay Chune ay maaaring na itong bumili ng kotse. Malinaw na malungkot at bigo si Chune. Hindi niya ito inaasahan at napagtanto niya na sa lahat ng oras na ito, ginagamit siya ni Boyong. Sa isang internet cafe, inilantad ni Chune ang kahihiyan ni Boyong sa internet. Agad kumalat ang balita, at si Boyong ay nasangkot sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, pananakit at pangangikil noong siya ay nasa high school pa. Si Boyong, na bagong sikat, ay agad na bumagsak. Siya ay pinatalsik mula sa kanyang boy band group. Noong 2008, nagpa-plastic surgery si Chune at noong 2009, nagtrabaho siya bilang mananayaw sa harap ng isang supermarket. Ngunit pagkatapos, nakita niya si Boyong. May nararamdaman pa rin si Chune para sa kanya, kaya nilapitan niya si Boyong at nagpakilala, na ikinamangha ni Boyong dahil nagbago si Chune. Na naging isang magandang babae. Pagkatapos ay dinala ni Chune si Boyong sa kanyang bahay at tumira kasama niya. Nakonsensya si Chune dahil ngayon. Talagang gumuho ang buhay ni Boyong. Pinayagan pa ni Chune si Boyong na manatili sa kanyang bahay hanggang sa makakuha siya ng trabaho. Para sa kapakanan ni Boyong, naghahanap si Chune ng trabaho na may mas mataas na sweldo. Pumunta siya sa nightclub at naging mga awit. Maraming adult na lalaki ang naaaliw at sa medyo maikling panahon, si Chune ay naging pinakamahusay na hostess sa club. Ngunit nang umuwi siya, magulo ang kanyang bahay. Hindi pa itinatapon ang basura, habang si Boyong ay nagsasaya sa paglalaro at hindi man lang nagpakain ng alagang aso ni Chune. Walang pakialam si Boyong kay Chune na naiinis. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Chune na unawain si Boyong. Nang marinig iyon, masama ang pakiramdam ni Kyungja dahil walang kinalaman kay Momi ang kwento ni Chune. Gusto ni Kyungja na barilin si Chune, ngunit pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. 2 buwan na ang nakalipas, dumating si Momi sa club bilang bagong hostess. Hindi maganda ang kanilang pagkikita at mula nang sumali sa club, kinuha ni Momi ang lahat ng posisyon ni Chune. Si Momi ang naging pinakapaboritong hostess sa nightclub. Madalas na suotin ni Momi ang parehong damit gaya ni Chune. Hindi lang iyon, kinuha ni Momi ang lahat ng lalaking customer ni Chune. Hindi ito tinanggap ni Chune at pagkatapos ng trabaho, nagalit siya kay Momi na kinuha ang lahat ng mayroon siya. Ngunit naramdaman ni Momi na wala siyang ninakaw. Pagkatapos, sinampal ni Chune si Momi at sinampal ni Momi ang likod niya. Isang away ang sumiklab sa pagitan nila. Hinawakan nila ang isa't isa at sa wakas ay pinahinto sila ng kanilang amo. Nena si Chune dahil kinuha ni Momi ang lahat ng customer niya. Ngunit tila ipinagtanggol ng kanilang boss si Momi at sinabing kung nagtrabaho si Chune ng mas mahusay. Walang paraan na tatalikod ang mga customer. Sinabi rin niya na ang mga taong walang kakayahan ay palaging sisisihin ng iba. Gayunpaman, biglang ipinagtanggol ni Momi si Chune at nakonsensya. Nagpanggap si Momi na mabait sa harap ng kanilang amo at ikinagalit ito ni Chune. Hiniling ng amo na umalis si Momi at pagkatapos ay nalaman ni Chune na ang kwintas ni Momi ay naiwan. At sa araw na iyon, iyon ang huling araw na kita ni Chune si Momi sa club. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Kyungja sa mga salita ni Chune, kaya ginagarantiyahan ni Chune na hindi siya si Momi. Sa wakas, naniwala si Kyungja sa mga salita ni Chune. Kinabukasan, pumunta si Chune sa club at nakipag-usap sa kanyang kaibigan habang naghihintay si Kyungja sa kotse. Nabalitaan ni Chune na huminto si Momi sa pagtatrabaho dahil naghahanap siya ng mas mataas na sweldo. Hindi alam ni Chune kung saan siya nagpunta at ayaw din itong i-report ni Kyungja sa pulis dahil kailangang mamatay si Momi sa kanyang mga kamay. Gusto rin ni Chune na maglibot para hanapin si Momi sa ibang mga club at hilingin kay Kyungja na bayaran siya. Pumayag si Kyungja, at pagkatapos noon ay dumating si Chune sa isang apartment at tila, doon nakatira si Momi. Lahat ng sinabi ni Chune kay Kyungja dati ay kasinungalingan. Dahil kung tutuusin, matalik na magkaibigan sina Momi at Chune.
Nagkita nga sina Momi at Shune sa isang nightclub, ngunit naging maayos ang kanilang pagkikita. Sila ang naging dalawang paborito ng mga lalaki sa club. Walang kompetisyon sa pagitan nila. Pareho silang may pagnanais na maging maganda at maipanganak muli. Nakita ni Chune ang nahulog na kwintas ni Momi. At dahil interesado si Chune sa kanyang kwintas, ibinigay ito sa kanya ni Momi. Ngunit isang araw, hindi pumunta si Momi sa club nang walang sinasabi. Tila, nagkasakit si Momi at inamin niya na siya ay isang mamamatay tao. Hindi makapunta sa hospital si Momi at malungkot din si Chune. Ngunit pinapakalma siya ni Chune. Sa makatuwid, gustong protektahan ni Chune si Momi at bago iyon, kinausap ni Chune ang kanyang mga kaibigan. Kung sino man ang naghahanap kay Momi, kailangan nilang sabihin na lumipat si Momi sa ibang lugar para sa pera.